Hey guys, Mga Santos here and I'm back with another vlog. Today is December 20, 2021. And tomorrow is 21 now, which is my birthday. So, you know, super excited and all of that. Yan, nag-vlog din ako ngayon. Marami tayong preparation na gagawin. Pero, hindi yung whole preparation mapapakita ko kasi syempre. It's gonna be a long day, but 2 weeks ago, nag-story ako and asked you guys to ask me some questions. So, naka-receive ako a few of them. Meron akong nakuha. And, ganyan ko pa lang siya sasagutin sa araw na to. So, sorry kung yun lang mo sasagot. And, bubuksan din natin tong, ang daming ganap today. Bubuksan natin tong, in-order ko pa siya last, kailan pa ba to? Today din yata na nag-story ako. So, bubuksan natin siya today. Kaya wala akong bihis ngayon kasi gagawa tayo ng photoshoot. Wala nagpipicture sa akin. So, sisikapit ko mapicturean yung sarili ko ng maayos. At yun, yun yung gagawin natin. I'm gonna answer questions and then we're gonna unwrap this. Then, magpipicture tayo. So, dito tayo sa kwarto ng kapatid ko. Ito yung kabag. Inangat ko para lang makapagpicture tayo. Ito yung blank wall. And then, bumili ako ng newspaper kahapon para yun yung maging theme ng photoshoot for today. Ito siya. Nagupit na namin siya kanina. Ayan. Ito. Super dami. Sana hindi ito bitin for this wall. And kung kaya ko siya ikabit dito sa kama, ikakabit ko. So, yeah. Without further ado, let's answer your questions. So, nilagay ko siya dito sa notebook. Para, kasi nandito ang iPhone ko. Anyways, dami ko na sinasabi. So, number one, ito, para in general, ay klasiko. Nagtanong siya, kailan daw kami magkikita? Hopefully, pag nag-face-to-face or even face-to-face classes, magkita tayo. Kasi ang lalayo nila. Sorry na nga, di ba? Hindi ako nakatera dyan sa Manila. At hopefully talaga, makapag-buwan kami before mag-start yung bagong SEM. Kasi kung hindi ako nagkakamali, third SEM, kami babalik, parang nakapunta na. I mean, mag-face-to-face classes, pero hindi pa sure. Parang sinabi lang na baka, ganun. Next question. Sige, habang nagugupit tayo, nagpasan natin natin ito. So, in-order ko pala is flower board. Kasi, ayun, para kapag nag-shoot, may ginagamit na ako para cute. Tsaka, gusto ko talaga siya i-display sa quarto. Yun na huwag display na yung flower board. And so, next question natin is, do you have like a criteria kapag sa casting daw? Since nagsistart pa lang ako na mag-gumawa ng film, yung mga kinakast ko is mga kilala ko lang. If I'm not mistaken, naging cast ko most of the time talaga is kapatid ko. Kasi yung sila yung mas madali kong malalapitan. At ano naman, magaling naman sila mag-act and all of that. Tapos yung pamakin ko din, ayun, dun sa film na Tama Na. And then, mga klase ko, yung aunts ko rin, si Jed at si Mela. Then, may mga projects pa ako na hindi nilabas. Na si Grinch na. Yung pinapunod ko. Nung short film ni grade 11. Si ano din, si Joanelle, yun. Naging cast po natin siya sa isang short film. Siguro kung sa ngayon, ayun, if kaya kong mag-direct siya ng maayos, if may maganda kang communication, and lang po, kaya din naman niya mag-act, kahit simple lang, ganun. Kasi wala pa naman bigating roles, I think, papasa na yun. Ganun, diba? Tsaka, ano, hindi lang siya basta yung talent. Gusto ko yung makakasundo ko din during the shoot and all of that, you know, disiplinado ganyan, and you have the same vision, ganun. Hindi yung dahil magaling lang, tapos di kayo magkasundo. Ang hirap ng ganun. Magkakagulo lang. Diba? So, yun. Nabuksan ko na. Ang ating first layer. Tagal natin yung plastic. Next is ang ating favorite bubble wrap. For our next question, how do you find the confidence to make content? Hindi ko alam. Kung papanoorin yung lahat. Kung papanoorin yung mga dati kong vlogs. Ang awkward nila. Kapag pinapanood ko siya, parang, ikaw ba yan? Tapos, parang habang tumatagal, parang nabibuild up na yon kasi nasasanay
ako, makipag-usap lang na sa sarili ko. Ayan, sa camera. Ano, parang, habang napapractice mo siya, habang tumatagal talaga, mas nag-boost yung confidence mo. Siguro, kung nasagutin ko yung tanong in a way na paano ko nag-start, paano ko nagkaroon ng lakas love to start. Ewan ko, gusto ko lang siguro mag-video, tapos nag-build up na lang yun. Kasi, I really love making memories and capturing them, ganyan. Pero, inaamin ko na hindi sa lahat ng oras, confident ko. May times na gusto ko mag-vlog kasi, ay, kamaya, ano, pinapahiya ko yung sarili ko, baka mamaya, apakit ko pala magsalita, baka mamaya, corny pala yung mga sinasabi ko, mga ganun. So, nababalance naman siya, dahil gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Kahit minsan sinasabi ko na, baka walang manood, baka walang manood, baka feeling ko, ano, bida-bida lang ako dito, ganyan, ganyan. Pero, masaya naman ako. So, thank you din sa mga patuloy na nagsusupport. Dramatic nito. At, though, it's been years and I'm, may times na sinasabi ko na ilang taon ko na siya ginagawa, bakit ganito pala yung naabot ko. Sobrang thankful ako sa progress pa din na naabot ko ngayon. Yeah, that's it. Next. Ito na siya! Ito na siya! Ta-da! Yes. So, meron tayong dalawang whiteboard marker. So, kasi ang binili ko is acrylic na clapperboard. Puro wooden kasi nakikita ko. Ayoko naman ng wooden kasi patchok lang yata yung iba. Ganun. I don't know. Ayan, meron tayong dalawang whiteboard marker. And then, meron tayong eraser, syempre. And then, we have the clapperboard. Ang ganda! Sarap siya. Dahil nabuksan na natin, let's go to the last question. Sa lahat ng medium, bakit film ang napili mo? Ilang beses ko lang ito nakwento. Simula ng grade 7, gusto ko na ng photography. As in, pag tingnan niyo yung Instagram account ko, tila niyo yung mga old photos doon. Tipong palayan nandun, pinipicturan ko. Tapos, habang tumatagal, nakakasama ko sa production, sa film sa church, ganyan. Tapos parang, nagugustuhan ko yung the whole process itself, di ba? Pero nung nangyari yun, iniisip ko na paano pag naging director ako, parang hindi naman ako marunong acting, paano ko yung director artist ako? Nandun yung fear. Kaya nagulat din ako nung bigla ko na lang din nagustuhan yung film. And, ayun, hopefully, di ba, maging successful ako, tayo dito sa industry na to. Tulad na sabi ko before, siguro nga, I just fell in love na lang sa film and nandito na ako sa nasa ako ngayon, taking up AB film and still making short films and yeah, sana talaga, sana magawa din ako ng mga films na patuloy na mag-inspire sa ibang tao, stories na talagang magka-capture ng hearts, di ba? Ganun. So, mamaya ko na lang itutuloy yung vlog, magsiset up na ako dito sa shoot and yeah, this is it! We're back, guys. And nakita niyo na, nandiyan na lahat ng newspapers. And nag-bis na ako ng maayos. Mas maayos. Ano nga ba ako mas maayos? And wait, lagyan natin dito. Nandito yung camera. Hindi ko na ipapakita makalat. Nandito yung camera. Tapos, ito try ko. Wala ko siyang flip screen, so hindi ko alam kung paano mag-work. At pahirapan talaga to. Na-connect ko siya sa wifi dito sa phone, pero nahihirapan din ako. Kaya, mag-adjust at mag-adjust naman sa shots kung sakali. So, ang suit natin ay black long sleeves, black sando pants, and the shoes. This is going to be a disaster, pero sige, hayaan natin. Yo, Jun! Kaya natin. Kapag bitin, ang gawin mo, ito lang. Paano ko titignan? Saan mo? Bakit nakapos na yan? Hanggang saan? Dito. So yun, kinonek na namin yung phone ko ulit sa camera para makita ko yung sarili ko, kung ano yung framing ko, ganun. So naka-live shooting siya at parang yun yung screen ko, which is yung phone. Na-try namin siya nung una, kaso nga wala akong mapang vlog. So kinuha na lang namin yung phone ni mommy. Ito,
para makita niyo kung ano yung ginagawa namin. Tapos si Maris nag-a-assist pa rin siya. Pero medyo matagal din bago namin figure out kung paano talaga gumagana yung live shooting. Kasi bago pa lang namin nagagamit yung ginagamit yung phone, then yung camera, ganun. Pero it turned out pretty good. So yeah, sana tapos ito yung vlog na to. Love you mwah! Tapos lahat ng shots kanina, yung nakatayo at nakaupo, nag-decide ako na yan, gawin yan, nakahiga na yan, na nakita ko sa Pinterest. Dahil nga nag-iisa lang ako, I mean, ako yung masagpipicture sa amin, ginaguide ko pa rin si Maris and gamit ko yung cellphone ko, nakakonect yung camera dyan para makita ko kung yung ginagawa ko, yung framing. Tapos kahit ano talagang gawin namin, usog dito, usog doon, wala talaga siya uwaayos, tinayon naman yung kamay ko, oh, ano pa. At yung isi-zoom in, isi-zoom out, as in, di namin na-achieve. So, yun, sumuko na lang ako, picture yung sarili ko. Ayun lang. Pagod na po ako. So, yun, thank you guys for watching. Dito ka to tayo mag-outro. Sana sapat yung shots. Sana may mapili akong favorite. And yeah, upload ko to by tomorrow. At going back to Butubut. And thank you guys for watching. Sana low energy. Always remember to be optimistically genius. Bye!